Ito yung preheat niya. Ang taas ng RPM, oh. Cold start. Eh, pwede daw natin ma-test drive itong Nissan GT-R niya. Pati yung niyata doon, nakikihataw din, oh. Wow! Ang ganda! Ayan, ibig sabihin ng DSB, Don Salvador Benedicto. Dito na ba? Ayan, thank you! Around 5 hours. Gaano katagal yung around? Wala na akong vlog nung sumakay ako ng aeroplano. So nag-invite yung kaibigan natin na si Carl Tubig para maranasan nating magmotor sa DSB. Parang marilaki daw yun dito. Ngayon pinahiram niya tayo ng motor niya, ang GSX S1000. Buti naman meron siyang ganito. Saktong sakto, di ba? Mukhang mapapabili talaga ako ng GSX. Ayaw akong lubayan ng GSX ito. At sakto naman, naka wireless quad lock charger / mount. Naka Yoshimura siya, tambucho, oh. Carbon fiber pa. Ayun, oh, nagcha-charge siya, oh. Ay! Ginagamit ni Dada Rides nga pala. Kasama natin siya ngayon. Ito yung gamit niya. Ginagamay ko lang yung motor kasi hindi sa akin to. Hindi ko kilala, eh. Ang ganda talaga, napaka-responsive na throttle. May mga kasama tayong magra-ride, yung father ni Carl Tubig. Tapos si Carl Tubig naman, bumili siya ng bagong BMW S1000 RR na M package. So ito 'yon. Oh, ang ganda, 'di ba? Sa second hand niya nabili ito. Naka-setup ka agad, oh. Ito yung preheat niya. Ang taas ng RPM, oh. Cold start, naka-carbon fiber max pala siya, oh. Ganda. Then yung father naman niya is naka BMW GS 1250. Ito yung malupit, sinundo niya tayo sa airport kanina. Hindi ko na naisama sa vlog, eh. Pero ito yung ginamit namin. Sabi ni Brother Carl, pwede daw natin ma-test drive itong Nissan GT-R niya. So nagigirap kami ngayon at diretso na kami ng DSB. So approximately from here, 40 kilometers daw yung layo niya dito sa lugar. Meron tayong kasamang naka R1. Meron tayong kasamang Suzuki Gixxer pa, SF. Ngayon ko lang nalaman, may ganyan pala, SF. Thank you. And then Ninja 650cc. Okay. Then Ninja again, ZX-10 RR. Oh, babae yung nagmamaneho. Oh. Wow, oh. And then si Dada, KTM Duke 200. No, hindi pwede na. Hindi naman tayo dadaan ng expressway, bro. Ito yung harap nung place ni na Brother Carl. So ang business nila is furniture. Ang sinasupply nila, Iloilo, Cebu, basta buong Visayas. Kapampangan si Brother Carl, no? Ayan sila, oh. Nice, ang saya. Ayan, dami namin, oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wow. Unang napansin ko, pagtungtong na pagtungtong ko sa Bacolod City nung pag-alis namin ng airport, ha. Ang ganda ng kalsada. Kahit dito, kita nyo naman, di ba?
Yung biyahe namin from Manila hanggang Bacolod City, sakay ng Cebu Pacific aeroplano. Isang oras lang. Sa plano namin dito, dalawang araw kami. So bukas pa kami uuwi. Bago kami umuwi, itadrive ko yung GTR. So yung first day na pagstay natin dito sa Negros Occidental ay magmumotor. Siyempre doon tayo sa madalas pinupuntahan ng mga taga dito, maging yung mga dayo naman, para ma-experience natin. Alam mo, maganda yung ganito kasi pagdating mo sa isang lugar, may tatanggap sa'yo. Meron kang matutuluyan at nagpapasalamat ako ng malaki. Dahil pinakain nila kami, talagang hinintay nila kami para lang makasama tayong mag-ride. So ngayon, naging successful. And kami ni Carl, bago pa natuloy ang ride na ito, matagal pinagplanuhan namin. Buti na lang natuloy din sa wakas. Tignan nyo naman yung daan, di ba? Maganda na yung daan, tapos maganda pa yung tunog ng motor. Solid ang experience. Na-excite tuloy ako dun sa DSB na sinasabi nila. Ngayon, dito naman tayo magpapagas. Bitin ka ba? Mabagal lang naman tayo. 105 top speed. Sa history ng pagbablog ko, no? Ngayon pa lang ako nag-ride outside Luzon. Kasi medyo mahirap na maghanap ng magpapahiram sa'yo ng motor sa lugar na hindi ka naman tiga dun. Vlogger lang talaga tayo, kaya maraming nakakilala sa atin. Nagtitiwala sila sa atin. Tulad ngayon, itong experience namin sa pag-ikot dito sa Negros Occidental. Hindi naman buong Negros, no? Hindi ko lang alam kung anong part to ng Negros, eh. Tingnan nyo ang lawak ng bukid, oh. Para ako nag-a-Ironman, oh. Sa ganda ng lugar, napakasarap magmotor. Nakakatokso lang kasi tingnan nyo naman yung daan, oh. Talagang open na open. Tapos kapag maraming taong nakatambay tapos dumaan kami, natutuwa naman sila kasi nakikita ko sa mga facial expressions nila, nakangiti. Dito kasi wala namang expressway, hindi mo kailangan ng 400cc na motor para makapunta ka ng from point A to point B. Bitin si Dada sa motor niya, no? Buti naman yung mga kasama ko, hindi sila ganun kabilis magpatakbo. Oo, big bike yung dala nila pero hindi nila sinasagad yung pagiging big bike niya. Chill ride at more on enjoyment lang dito sa ginagawa natin. Parang lang tayong sumali sa Philippine motorcycle tourism. Tapos sakto-sakto yung weather, maulap lang. Tignan mo yung kalsada, solid. Provincial road ito, ha? Hindi ito expressway, ha? Grabe ang saya mag-ride dito. Buti wala akong nakikita nagsusuperman dito, no? Grabe, nakita ko yung sarili ko sa salamin. Ang ganda ng kulay ng GSX. Dahil nasa kanan yung tambucho niya, no? At matalim yung tunog. Tumatagos sa tenga ko dito sa kanan. Hindi pantay yung dinig ko. Kaya naman ganito kaluwang yung traffic sa daan. Kasi Linggo kami bumiyahe. Ayun, ito na yung mga grupong iba. Kaya pala si Carl, hindi na niya dinadala sa Luzon yung kanyang GTR. Kasi mas, alam mo yun, na susulit niya yung lakas ng GTR at yung tunog dito sa lugar. Tingnan nyo. Pati yung Miata doon, nakikihataw din, oh. Umuwi mga bata, oh. Harap ng tunog ng GSX. Ayun, may naghihintay. O, oh, ayan sila, o. Oh. Wow! Ang ganda! Nice! Uy! Meron na tayong nakikita ng bundok, guys. Malamang sa malamang, dyan tayo pupunta. Hey, nice! Solid mag-ride dito. Naghahanap ka ng open na daan. Eto na. Hit lang, may aso. Ayun, oh, eto yung arko. Ayan, ibig sabihin ng DSB Don Salvador Benedicto. So yun yung mga kasama nating aakyat sa DSB. Ayan sila, oh.
ito na yung zigzag. Masyado lang matorque yung throttle ni GSX, no? Pagka nato-throttle ko sa corner, napipitik eh. Pero ang ganda rin naman ng kurbada dito. Although hindi siya asfaltado, pero yung mga mahilig bumangking-bangking sa mga bundok-bundok, no, ito okay siya. Tsaka maluluwang yung mga corner. Ang lamig ng hangin. Delikado nga lang to sa mga mabibilis magpatakbo, no? Lalo't pag hindi mo alam yung daan, kasi pababa ito tapos kurbada. Pagka first time mo dito, masusurprise ka sa corner, kasi pagbaba mo, paliko ka agad. Yan! Tignan mo! Ang gaganda ng corner! Oh! Di ba? Buti walang buhangin dito, no? Malinis ng kalsada. Highly recommended yung daan. Oh, ito may tubig. Ingat lang kayo dito. Medyo naikukumpara ko siya sa Aurora. Kaya lang ito, taas baba eh. Matalbog-talbog ako, no? Tignan mo yung kurbada. Ayun pa, parang Baguio lang oh. Tumatalbog-talbog ako. Yung manibela, maalog-alog. Talbog-talbog eh, no? Natin si Carl Tubig, no? Lamang yung sports bike gawa ng baba ng manibela. Ito, taas na manibela, tumatalpog siya. Nawawala yung control ko, kaya hinahinay lang tayo. Dito na ba? Hello? Hindi nila alam yan kung nasan si Reed. Hindi ko alam saan ako pupuesto eh.
Dito na ba? Thank you. First time guys, sir. Hi. Ayos naman. Ano lugar to? Don Salvador Benedicto, sir. Yes. May dulo pa ba to? Bali, ito sir yung favorite na tambay. Ah, ito. Ah, ito na pala. No, okay. Pero yung mga twisties natin, sir, itong pasaunahan. Ah, okay. Kahit sa chat lang, sa Facebook lang. Thank you, ha. Sticker mo, sir? Oo, oh, sige, mamigay ako. Dito lang ba tayo? Akyat mo mamaya. Ah, akyat. Sir, ang owner po ng ano? Maria Laman. Ah, isa inyo po ito, ma'am? Yes. Okay. Yeah. Ito pa, alright. Salamat po. Thank you. Dati sa vlog ka namin kita, boss. Ayun, ito na, no? Salamat, ha. Thank you. Salamat po. Thank you, ha. Buti na lang may dala ng ano, pentel pen. Thank you. Okay. You know. Karurok pa to. Yo. Going up to Don Salvador Benedicto. Ah, sobrang ganda ng daan, sobrang luwang at diyamak na mas disiplinado yung mga riders dito. Oh, thank you so much. Tsaka ang linis ng lugar. Ang lamig pa. So welcome po. So Little Baguio. Thank you po, thank you. Ito. Yeah. Ayan, thank you. Pag may sobra, may sasayaw. Ayan na, oh. Thank you po, sir. Sticker wall tayo dito sa... Ah, okay. Sige, magdidikit tayo dyan. Binigyan tayo ng free drinks ni Kubo ni Maria. Ito po. Hindi lang ako, guys. Pati sila binigyan din. Joseph, buti wala ka dito. Hindi, di-deactivate ka ulit. Last time na binlag ko yung ganitong klaseng motor, eh hindi ko siya naidaan sa twisties, no? Buti na lang, naipairam tayo ni Brother Carl. And si Carl pala, naalala nyo yung nagpairam sa atin ng GSX S1000. Pinsan pala ni Carl yun. Kaya pala pareho sila ng motor. Kasi pag nagra-ride sila, gusto nila, twinny sila. Ngayon lang bumili ng sports bike si Brother Carl. Dahil nga dito sa Bacolod, maganda yung kalsada, alam mo yun, masigsag. Tsaka walang masyadong traffic, kaya sports bike yung kinuha niya. Promotoholic nga pala itong motor na to sa Cebu. Yung pinopromote ni Jet Li. Meron tayong mga followers dito from Dumaguete City. Ilang oras? Mga around 5 hours po. Around 5 hours? Gaano katagal yung around? Medyo matagal. Salamat sa pagpunta. Salamat din po. Okay. Ikinarangal ko kung makilala ko kayo. So ngayon mo lang ako nakilala? Ay, hindi. Ngayon lang nakita. Ano pangalan? Elias po. Ayun, shoutout sa'yo. Ma'am, ikaw? Hope Aini. Ayan. Hello. Salamat sa pagpunta. Shoutout po ako. Oo. Shoutout sa mama ko at saka sa papa ko. Hindi ako nagpaalam. Hindi ka na uuwi. Yung... Ito. Oh, yun o. Sa nag-order siya sa Shopee ng okay. Helmet. Yung buy one take one. Salamat sir ha. Let's roll! Thank you sir. Magbisita. Ingat din. May auxiliary light pala to. Ah, naka-on ka agad. Thank you. Ingat din. Ang saya naman ng nangyari doon. Salamat po sa mga naghintay sa akin at meron pang galing sa malayo. So ngayon, akit naman tayo. Let's discover the beautiful place of DSB. Kaso sino susundan natin? Wala tayong susundan. Saan to? So dito yan, no? Yeah, paunahin natin sila. Hindi ko alam yung daan eh. Tsaka mas eh, pag nauna sila. Kasi sila alam nila yung daan eh. Ayun si Carl. Ang ganda ng kurbada. Tsaka walang humpa yung paakyat oh. Ayun oh. Ganda ng busina eh. No? Mukhang may mga campsite dito. Ang tindi ng babae oh. Lakas mag-ride. May mga nakakasalubong ako mga naka 4x4 rig. Mukhang dito, parang katulad lang din sa Tanay. Pabugso-bugso yung ulan. Tsaka parang marilaki nga, oh, daming mga restaurant sa tabi. Sayang, nung pumunta kami ng Cebu, hindi namin napuntahin yung TCH kahit nakakotsi lang. Wala na kasing sapat na oras eh. Ang lamig ng hangin. Sulit yung kurbado oh.
bomba. Medyo nagsha-sharp na yung mga kurbahan dito. Okay, so dito na tayo sa La Vista Highlands Mountain Resort. No idea kung bakit nandito tayo. Ginamit mo na to dito. Kumusta? Gumaganon-ganon, no? Pag mabilis na, mga ganun-ganun. Shoutout sa vlog. Oh. Kanlaon Backbone Riders. Kanlaon Backbone Riders. Backbone Riders. Yung Puting Dextenar. Ah, okay. Tapos na sa Colon. Ah, maganda naman. Ganda ng daan. Ingat ha. Ganda dito. Ano mo yun, kahit ang layo ng pinanggalingan mo. Sulit na sulit kasi ang ganda ng lugar. Okay naman? Ayos, ganda. Oh, may swimming pool, pre. Makakangat mo naman sa edge. Uy, madada pa pa, naka-video. Naka-video. 500, di ko kaya upload. Iyon, no. Grabe, oh. Ang ganda dito. Tagaytay Hills. Diba, may mga properties pa sa baba, oh. Ano kayang lugar yun, no? Ang pagkain natin ngayon, meron silang soup, salad, appetizer, sandwiches, main courses, breakfast, and dito naman yung kanyang mga desserts, refreshers, drinks and beverages, beers and spirits. Ano kayong spirits, no? Ano yun? May mumu. Hindi, asan ibang ka ng spirito, pre? Masasabi mo na yung pag-ibig mo. Oo, lahat ng problema mo sa buhay, mula pagkabata. Yung kalsada dito, pre. Yung unang pagpasok natin, yung mga corners dito, wide. So, doon pa lang nakakapag-warm up na pati yung gulong mo. Wide pa yan. Kasi, ang lumang eh, no? Tapos, sa spata. Habang dumudulo-dumudulo na, pa-sharp na ng pa-sharp, paiksi ng paiksi, tsaka yung road, pumapangit na. Kaya, buti na lang, may warm up doon sa baba. Bago ka mapunta dito sa talagang delikadong part na ng DSB. Ah, pakalupit ng aluhalo. Aluhalo. Ito sandwich. Yak matatapos ito, matatapos ko mamaya. Nedala. Kakabagal. Kakabagal. Bakulod po. Wow. Puro bakulod sila. Lapit lang yun ah. Sige sir, okay lang. Alis na rin mo. Ang bilis mo naman mag-tampo. Ito na nga, Stigin. Ang gabi, doon na. Bakulod niya. Guha ka na ano. Ayaw kumain talaga? Oo. Guha ka oh. Kumain ako sir kanina. Kanina yun, ngayon di pa. Yo sir, kusog naman ako eh. Halata, halata. Parang itong stock. Mamaya, sabayan. Ang next na plano namin is babalik doon sa pinanggalingan natin sa place ni na Carl at iahatid niya kami sa hotel. Ang sumot ng tunog eh no? Matagtag lang sa sementado eh. Whoop! 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 Puro pababa na to, pre. Huwag kang mag-alala. Ingat din, ingat, ingat. May tigapitik dun ah. Eto na ang matinding ulan. Okay, drive na tayo ng GTR. Okay. Let's go. Ayun, ano naman tayo? Sound check. Sound check.
Downship! Downship!